Sabi po nila, itong buwan na ito ay patungkol sa abundance. Kung mapapansin nyo po sa mundo, nagbago na rin po ang panahon, di ba? Meron tayong winter, ngayon po ay spring. Hindi nga lang pangita sa Pilipinas, pero sa ibang bahagi ng mundo, spring na po ngayon. At sabi nga natin, di ba po, kada buwan sa eskwelahan, di ba may mga hero ng kaugnay ng buwan na yon? Halimbawa, sa pagdating ng June, sino ba ang hero of the month na sinasabi natin? Si Jose Rizal, di ba? Kung natatandaan niyo yung bulletin board sa eskwelahan ng araw, meron laging hero of the month. Sa Israel po, pag bago ang buwan, meron silang inaalalang tribe. Mayroon po tayong 12 tribes, di ba? At itong buwan na to, itong buwan ng Shevat, ang inaalala po ay ang tribe ni Asher. Naalala ko last year, natatandaan ko, si Ate Kit ang nagkwento nitong storya na to, noon nandun pa tayo sa kabilang church. So ngayon pong araw na to, this season, this particular day, pag-aaralan po natin, tuturo po sa atin ng Lord, ano ba ang mahalaga sa buwan na ito? So sabi po sa Genesis 30, 12 to 13, sino ba si Asher? Si Asher po ay anak ng servant ni Leah, si Silpa. Anak po sila ni Jacob, di po ba? Nung pinanganak na po si Asher, sabi po ni Leah, ang nanay ni Asher, "Happy am I, for the daughters will call me blessed. Masaya na ako kasi tatawagin na akong pinagpala." At ang tinawag niya sa kanyang anak ay Asher. Si Asher po ay isa sa 12 anak ni Jacob. 12 tribes of Israel. Ano po yung mga blessing sa tribe po ni Asher? Sabi po sa Genesis 49:20, "Asher's food will be rich. He will provide delicacies fit for a king." So ang tribe po ni Asher ay pinagpala. Masarap siya magluto. At ang pinagluluto niya ay hari. So pakiramdaman natin itong season na to, kung may pinapagawa ba ang Lord sa atin ngayon. At kung ano ang binless niya sa iyo. Salamat sa Diyos ang church natin. Ang daming masasarap magluto dito. Maaring kung kailangan natin magkaroon ng kabuhayan, maaring ang sinasabi ng Lord sa atin, kagaya ng blessing kay Asher, "Your food will be rich, and you will provide delicacies fit for a king." If this is the season, pakinggan nyo lang for us to invest sa negosyo ng pagkain. Let's pray, and let the Lord provide ng capital sa atin para makapagsimula tayo ng ating ikabubuhay. Isa pa pong blessing kay Asher, sinabi po sa Deuteronomy 33 verse 24. About Asher, he said, "Most blessed of sons is Asher." Pinagpala daw po sa lahat ng mga anak si Asher. "Let him be favored by his brothers and let him bathe his feet in oil." So pinagpala. So let this season be a season of blessing to all of us. Deklara po natin na itong panahon na to, na something good is about to happen. Expect po na itong darating na itong bukas ng panibagong season po sa ating lahat, something good is about to happen. Lagi po tayo mag-expect ng mabuti, ng maganda, tuwing may papasok na bagong buwan. Alam niyo po, itong buwan na to sa Israel, namumukadkad na po ang almond trees. Kung may nakita po kayong almond tree, siya po ang unang-unang namumukadkad. At pag bumukas na po, nagkabulaklak na at nagkabunga na ang almond tree, alam na springtime na. Tapos na ang winter. Tapos na ang taglamig. Ibig sabihin po, new life to spring forth. Nakita niyo ba ang winter? Mga picture ng winter, di ba puting-puti lang lahat? Puro puti lang, tas ang mga puno ay kala mo patay, wala na silang dahon.
Wala na. Pag winter, maganda lang siya, maputi, pero parang patay. No, malamig, maganda yung maglaro sa snow. Pero sa totoo lang, para ang sinisimbolize ng winter, malamig, patay. De, parang walang buhay. Pero pagpasok ng spring, tanong yung kasunod, no? Winter and then spring. Buhay agad. New life to spring forth. Kung pakiramdam natin, tayo po ay medyo spiritually, may nangyari sa ating buhay, spiritual, asahan daw natin that this season, there will be life. Life will spring forth. And happiness. Asher means happiness. This is the month of happiness. Alam niyo, itong buwan na to, wala daw dapat room for sadness when everything around us seems to burst forth with life. Tingnan niyo yung paligid natin. Nagbago yung ating backdrop. It's speaks forth color, it speaks forth life, buhay. Sa paligid mo, kapatid, ang tingnan mo ay buhay. So walang silid, walang dapat kalungkutan ngayon sa ating buhay pagpasok nitong season na ito. The Lord is declaring, the Lord is saying, this is the time to declare, this is the time of abundance and sustenance. Sa buhay mo, sasagana ka, kapatid. Maniwala ka. Maniwala ka lang. Sabi ni Ann kanina nung simula, if you will believe, you will see the glory of God. Maniwala daw tayo that there will be abundance in your life this season. And there will be sustenance. Masusustain na yung abundance na yon. We will always believe and declare His promise of abundant life. I came to give you life and life to its fullness. Pangako po yan ng Panginoong Jesus. Siya po'y pumarito para magkaroon tayo ng saganang buhay. We have to trust in His sustenance. Magtiwala tayo na kaya tayong isustena ng Diyos. Bakit niya gagawin yon? To advance His kingdom on earth. Kasi meron po tayong mission. Meron pong purpose ang Lord sa ating lahat. We will advance His kingdom while we are on earth. Papalaganapin po natin ang kaharian ng Diyos. So maraming salamat. Marami na po nagpupunta sa banda roon, sa bandang dagat. Pinapalaganap na po ang Panginoong Jesus doon sa pamamagitan ninyo. Sa mga street children, ang daming nagmi-minister sa kanila, kinekwento rin sa kanila ang kaharian ng Diyos. At may bago po tayong ministeryo doon sa mga drug surrenderies. Maging sa kanila po, we will advance His kingdom. At marami pa pong tao ang palalapitan sa atin ng Diyos kung saan itong mga tao ito kailangan nilang malaman ano ba yung kaharian ng Diyos. Bakit ka ba masaya? Alam niyo po, nung last year, 2020, itong mga panahong ito, nagdedeklara tayo ng kaligayahan, ng sustenance, and then sumunod na buwan, February. Actually, ngayon pa lang, sumasabog na ba ang Taal last year? And then February, ganun pa rin. Then March, eto na. Nag-lockdown na tayo. Alam niyo po, the enemy meant evil. Akala ng kaaway, matatapos niya ang sambahan. Akala ng kaaway, nanalo siya last year. Pero hindi po. God turned it for good. God turned it for good. Lahat ng ginagawa ng kaaway na akala mo masama, na akala mo nagagapi ka, hindi. God will turn it for good. May gagawing mabuti ang Diyos. So ngayon pong season na to, gaya po ng sabi ng ating backdrop, show me your glory. Sa tuwing papasok ka po dito, kanina nung pumasok kayo, alam ko binasa nyo yan eh. Di po ba? Yan po ay panalangin. Yan po ay panalangin ng puso. Lord, show me your glory. Lord, makita ko po yung kaluwalhatian mo. Sa tatuwing mababasa mo yan, sabihin mo, Panginoon, pakita mo po sa akin ang kaluwalhatian mo. Kasi ang pangako ng Lord, God's glory will be manifested in your life, sa buhay mo. At yung glory na yon na makikita sa buhay mo, makikita ng ibang tao.
We must believe that God will reveal His glory. Maniniwala tayo na pag pinanalangin natin, Lord, show me your glory. Maniniwala ka na makikita mo nga itong glory ng Lord. Kapatid, sabi po, lagi natin sinasabi yan, glory, glory to God. Ang tanong, alam nga ba po natin ang ibig sabihin? Pag sinabing God's glory, glory to God. Alam ba natin ang ibig sabihin? Pag sinabing the glory of God is here, nandirito ang glory ng God. Pag sinabing the glory of God is being poured out, alam ba natin yun? Naiintindihan ba natin yung ibig sabihin nun? Minsan pag pinupuri ka, no? Ang buti pa si Mau, nakapag-fasting, sasagutin mo, glory to God. Alam ba daw natin yung ibig sabihin ng glory? Alam niyo po ang Hebrew word sa glory, doxa. Na ang ibig sabihin po, all that God is. Lahat-lahat ng patungkol sa Diyos, all that God is. When you say glory of God, all that God has. May the Lord reveal to us ano itong glory niya. All that God does. Glory. When someone says, oh, the glory of God is here, alam ba daw ng taong yon yung fraction lamang ng glory ng God na nakikita natin? Because God is so glorious. Pag nagbababa ng glory ang ganito, kakaunti pa lang yon. Glory. Lord, show me your glory. Naipanalangin nyo ba yon, mga kapatid? Naipanalangin ba natin yon? Gaya ni Moses? Sinabi ni Moses, Lord, show me your glory. Sinabi niya yon, mga kapatid, nung panahon na ang Israelita gumawa ng golden calf. Sinabi ni Moses yung sa Diyos, nung sabi ng Lord, hindi ko na kayo sasamahan sa lupang pangako. Masyadong matigas ang ulo nyo. Nakipag-usap si Lord, si Moses kay Lord, hanggang sasabihin, Lord, show me your glory. Sinabi niya, Lord, hindi ko kaya magpatuloy nang wala ka. Lord, show me your glory. Alam niyo po, sabi nga ni Charles Spurgeon, this is the greatest request a man ever made to God. Greatest request. Lord, pakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. Wala nang hihigit pa sa panalangin ito ni Moses. Lord, show me your glory. Di ko alam kung nung si Mau na nanalangin, kung tinanong niya sa Lord, Lord, show me your glory. At kung nakita ba ni Mau kung ano yung glory ng Lord. Kaya ba natin? Kasi sabi ng Lord kay Moses, hindi mo kakayanin, Moses. Hindi mo kakayanin. Kaya itatago kita sa bato. Kasi pag dumaan ako at makikita mo mukha ko, hindi mo kakayanin mo, baka ikamatay mo. Ganong katindi ang glory ng God. Hindi natin kaya. Pero pag tayo ay nasa piling na niya, kakayanin na natin. But at this point, to see God's glory is to see God Himself. Lord, gusto na kitang makita. Baka iba yung makita, baka iba mangyari pag yun na yung panalangin, ano? Sabi na lang, gusto mo na ba talaga, anak? Hallelujah. God, show me your glory while I am here on earth, that you may use me, that others may see your glory too. Lord, show me your glory. Lord, show me your glory. Parang sinasabi daw ni Moses, Lord, let me see you as you really are. Gusto kita makita, Panginoon. Lord, show me your glory. Alam nyo, ang usual prayer natin, di ba, Lord, tulungan mo ko. Pag tayo na nanalangin, Lord, wala po akong trabaho. Lord, bigyan mo po ang pera, wala po ang pagkain. Our usual prayer, Lord, pagalingin mo po ang ako, ang anak ko. Yun ang ating panalangin. Lord, tulungan mo ako. Yun ang mga panalangin natin. But this prayer of Moses stands entirely alone. Wala pang nanalangin ito noon. Si Moses lang. It's a category unto itself.
No other request can be compared to it. Lord, show me your glory. God's glory is the sum total of who He really is. Lord, show me your glory. God's glory is God's power. Kapangyarihan ng Diyos, samahan mo pa ng wisdom ng Diyos. Katalinuan, samahan pa daw natin ng justice ng Diyos, katarungan. Samahan pa daw natin ng mercy, awa ng Diyos. Samahan pa daw natin ng kabanalan, His holiness. Samahan pa natin ng Kanyang pag-ibig. That is God's glory and more. Every other attribute of His character, that is God's glory. God's glory is the shining forth of who God is in His essence. Lord, show me who you really are. It's as if we're asking the Lord, Lord, show me. Lord, reveal yourself to me. Panginoon, magpakilala ka pa po sa akin. Hindi pa po kita ganap na nakikita. Hindi pa po kita ganap na kakilala, Panginoon. Show me your glory. All that God is, Lord, all that you are, I want to know. Lord, lahat ng mayroon ka, gusto ko pong malaman, ano ka ba, Panginoon? Lord, lahat ng ginagawa mo, gusto ko po, Panginoon, malaman. Show me your glory. Para, Lord, mag-glorify kita ng tama. Mga kapatid, as we are praying to the Lord, that He reveal Himself to us. Hindi natin namamalaya na nung unang linggo ng January, nire-reveal na ng Lord sa atin unti-unti kung sino siya, mga kapatid. Una niyang pinakilala sa atin, sabi niya, I am your God, Elohim. Yan ang unang-unang sinabi sa Genesis, in the beginning, God, Elohim. Slowly, the Lord is showing us His glory. I am your Creator. I created everything around you. I created you. And the second name, ang pangalawang salitang na ipakita sa Biblia, pinapakilala ng Diyos kung sino siya, is in Genesis 16:13. Sabi niya, I am God Elroy. I'm the God who sees. Ako ang Diyos na nakakakita. I'm the God who sees you. Nakikita kita, anak. Imagine yung una pinakilala niya, I'm your Creator. Napakalaki, napakadakilag. Siya ang may lalang ng langit at ng lupa. Siya ang may lalang ng lahat ng bagay. Pangalawa, sabi niya, anak, kilala kita. Tinitignan kita. Nakikita kita. Gaano tayo kaliit kumpara sa mundo? Ang Pilipinas nga po, napakaliit na bansa kumpara sa lahat ng bansa sa buong mundo. Gaano pa ang isang Pilipino? Gaano pa tayo? Pero sabi ng Diyos, nakikita kita, anak. Nakikita kita, anak. Amiel Elroy, I see you. No matter who you are, hindi mahalaga kung sino ka, kapatid. Sinasabi sa'yo ng Diyos, hindi mahalaga kung sino ka, anak. Hindi mahalaga sa Diyos, anong ginagawa mo? It doesn't matter what you do. God sees all hearts. Hindi namin alam ang puso ninyo. Hindi namin kayo kakilala, pero ang Diyos, ang sabi niya ngayon, nakikita ko ang puso mo, anak. Wala kang matatago sa akin, nakikita kita. Mula ulo hanggang paa. Alam ko nga ang bilang ng iyong buhok. Alam ko ang pangalan mo. The truth about every situation. Mga kapatid, may sitwasyon tayo kani-kanya. Ang tao, ibang alam sa sitwasyon natin, kaya nga napapag-chismisan tayo. Pero sabi ng Diyos, I know the truth about any situation. Alam ko ang totoo. Maring magkunwari tayo, pretending kung ano yung tama, pero sabi ng Diyos, alam ko. Nakikita ko. At sinasabi niya, hindi ka kailanman nag-iisa. Hindi ka kailanman nag-isa.
Dahil ang Diyos ay nakakakita, ang Diyos nakikita ka, kapatid, in seeing, sabi niya, I will confront. Hayaan mo ako, anak. Ako ang kukonfronta sa mga taong nag-aaway sa'yo. Ako ang bahalang magtanggol sa'yo, anak. Pabayaan mo ako, I will confront, I see. Nakikita ko lahat, naririnig ko lahat. Kung minsan ikinasasama na ng damdamin mo yung mga dumarating sa iyong balita. Sabi ng Diyos, alam ko yan, anak. And I will confront yung taong sumasakit sa dibdib mo, sa damdamin mo, sa taong nananakit sa iyo, hayaan mo ako. I will confront. And I will comfort you. Pangako sa iyo ng Diyos ngayon, kapatid, anak, I will comfort you. Kung hindi pa natin nadadama ang comfort ng Lord, kasi hindi natin siya hinahayaan. But this time, let's open our hearts and allow Him to comfort us. We cannot comfort ourselves. Sa dami ng dumarating sa buhay natin, hindi natin kayang aluin ang ating sarili. But this time, let's give all to God. And Lord, I allow you to comfort me. Kasi nakikita mo po ang sitwasyon ko. Sabi ng Lord, I'm the God El Roy and I will protect you. I will protect you from all harm. I'm the God El Roy and I will deliver you. Ano mas sitwasyon ang kinalalagyan mo ngayon? Kagaya ng sabi ni Pastor kanina, you are set free. Ikaw kapatid, ngayon ay pinapakawalan ng Diyos mula sa gawa ng kaaway sa iyong buhay. God is now revealing Himself to us. Binubulong niya sa puso mo, kapatid, anak, nakikita kita. Maaring ang magulang mo hindi nakikita ang ginagawa mo. Maaring ang asawa mo hindi nakikita ang ginagawa mo, pero anak, nakikita kita. Ikaw na naglilingkod sa Diyos, maaring hindi nakikita namin ang ginagawa mo, walang nakakakita sa ginagawa mo, pero ang sabi ng Diyos, nakikita kita. Sabi ng Panginoon, I know, alam ko, ang lahat ng nangyayari sa'yo. Sabi ng Diyos, I hear, naririnig ko, lahat ng sinasabi mo. Lahat ng sinasabi against you. Lahat ng lumalabas sa ating mga labi. Nasa kani-kanya man tayong tahanan, maganda man, pangit, naririnig ng Diyos. At sabi niya, I understand. Naiintindihan kita, anak, kung ba't mo nasabi yon. And always, church, we are reminded that the goodness of the Lord will always lead us to repentance. Kung ngayon, habang nakikinig tayo, may mga kasalanan na sinasabi sa atin ng Diyos, we can right now repent. Hingin natin ang tawad. Yung mga nagagawa natin, na akala natin, na itatago natin. Yung mga nasasabi natin, na akala natin, tayo lang ang nakarinig. Sabi ng Lord, anak, I understand. And I'm ready to forgive. And right now, the Lord is saying in your heart, church, receive, I will help you. In time of your misery, kapag sobra ka nang nahihirapan, tutulungan kita, anak. In times of despair, kapag desperado ka na, kapag nahihirapan ka na, nandirito lang ako, tutulungan kita. At ang sabi ng Diyos, you haven't escaped my notice. Hindi ka nawawala, hindi ka tumatakas sa aking paningin. Hindi ka nawawala sa aking paningin. Nakikita kita right where you are. Saan ka man nandoon, kapatid, nakikita ka ng Diyos. Sabi po sa Genesis 16-18, Hagar, si Hagar po yung nagsasalita. You are the God who sees me. Ikaw ang Diyos na nakakita sa akin. This is the time nung si Hagar po ay pinaalis sa bahay nila Abraham. Tapos kinausap siya ng Diyos.
Sabi niya, I have now seen the one who sees me. Sabi ni Hagar, nakita ko ang Diyos na nakakakita sa akin. Hindi ba parang show me your glory? Nakita ko ikaw na nakakakita sa akin. Nakita ni Hagar ang kaluwalhatian ng Diyos. Kapatid, kung hihilingin mo sa Diyos to show you His glory, He will definitely show you His glory. God has revealed Himself to Hagar. Pinakilala niya ang sarili niya kay Hagar, ako ang Diyos na nakakakita sa sitwasyon mo. And He allowed Hagar to see Him. He revealed Himself of who He is. Pinakilala niya kay Hagar at ipakikilala niya sa atin kung sino talaga siya. At sa araw na to, mga kapatid, let this be our prayer. Ipanalangin natin to, mga kapatid. Lord, show me your glory. Sige, kapatid, sabihin mo. Lord, show me your glory. Lord, reveal yourself to me. Pakilala mo po ang sarili mo pa sa akin. At sabihin mo, kapatid, I want to know you, Lord. Gusto pa po kitang makilala, Panginoon. Ikaw na aking Diyos. Ikaw na aking Elohim, ang aking manlilikha. Ikaw ang aking Elroy, ang nakakita sa akin. Ito po si Pastor.